So guys, for today's video, gagawa kami ng sushi roll. Ito. Tamago. Tamago means egg sa Japanese. So tamago roll, isa lang siya sa ingredient ng sushi. Pero ang preparation, egg lang. Leeks lang po. Leeks lang yung nilagay namin. So naglagay lang ng konting asin. Pero may dinagdag ako ito eh. May hondashi, pero hindi nyo na kailangan ilagay dahil wala kayo. Plain lang. Mas maganda yung pan na non-stick. Kasi iro-roll. Kaya siya tinawag na egg roll. Kasi kailangan siya lang. Konti lang ang mantika. Kasi pag maraming mantika, hindi maganda. Gagawa muna tayo kasi ng sushi rice. Importante, makita mo to dito. Importante, ang ginagamit na rice, kung wala kayong japonica, kasi japonica talaga, kasi kung gumamit kayo ng rice na ordinary, hindi siya masarap. So, nag-prepare pa kayo, nahihirapan kayo, mapangit yung result. So, kung wala kayong japonica, ang pwede nyong gamitin, halimbawa, one cup na rice yung gagawin nyo, gumamit lang kayo ng kahit konting sticky rice. Tapos mix, halimbawa, two-third ng sticky rice, one-third na rice. Pero kung kaya nyo namang one cup na sticky rice, para alternative ng japonica, butter. Kasi, kagaya nung nabili namin na sa Manila na sushi, halata mo na hindi maganda yung rice, ang pangit. Ang ginagamit ko, cane vinegar. Kasi, kailangan lang ng cane vinegar. So, this is, kasi one cup yung ginamit ko, wait. Like, one cup? One cup ng cane vinegar. Tapos, ang gagawin lang, yan, it's boiling na, lalagyan nyo lang ng sugar. Sa original na ginagamit nila mirin. It's okay kahit na So, wait, tikman natin kung nagtatalo yung hindi siya masyado. Bakit siya kailangan lutuin? Para hindi siya maasim, yung hindi yung very strong yung acidity niya. Kailangan na siya, naluto. So, ang nilagay ko pa lang dito ay sugar, 3 spoonful ng sugar. Tapos, lagyan natin ng little na salt, mga ganito lang karami. Parang 1/3 lang ng So, para lang meron. So,
It's flavoring in ng hapon. Pero, yan. Kasi hindi naman mirin yung ginamit natin. Pero kung makakabili kayo ng mirin, yun na yun. Kasi make sure na kumulong siya. Otherwise, hilaw yung suka. Malalasan nyo kung luto ang suka. Hindi po siya yung sobrang yung masakit sa lalamon niya. Saka isang reason kung bakit luto, na mas hindi siya mapapanis. Okay na. Ayan na, nakikita niya na nagbubuhay na. So, i-pour na natin siya dito. Traditional sushi kasi kung traditional sushi eto lang ang base niya sa sushi rice. Pero ang gagawin, sorry, nagme-mess. Ang gagawin po namin, it's a combination of kimbap at saka sushi ng Japanese. Anong pagkakaiba? Kasi lalagyan ko siya ng sesame oil. Yung mismong rice. So, sa Japanese, wala talaga. Not too much kasi pag too much, magiging ano siya, oily masyado. Okay, let's see. Para makita nyo kung anong one. Shaky yung hand ko. Dalawa lang. So, andun na yung taste niya. Mami, hindi ba kailangan maliliit yung ating ng mga mangga? Mangos. Kasi, para umabot dun sa lahat. So, kasi just to give taste. Makikita naman nila kung paano natin gagawin. So, manipis lang talaga yung cut. Ganyan. Piniprepare na natin. Tapos, set aside lang lahat. Ayan, para rin. Again, hindi natin siya, hindi to traditional na sushi. Kasi ang sushi, sabi nung kambal kanina, sinasabi, pagka sushi, raw, hindi raw, luto siya. Actually, ang ginamit mo na nasasabihin yung raw, yung crab stick. Pero hindi, ang crab stick, process na ito, luto na rin ito. Hindi ito raw. Okay? Basta i-cut nyo lang siya na para siyang enough. Kasi kung sobrang kapal niya, mahirapan kayong i-roll later. Tingnan nyo yung ham namin. Yan, ganyan lang. Ganyan lang, maliit lang siya. So, marami na kayong magagawa sa ganito. So, kung sa bahay, ginagawa, okay lang. Ang pinakita ko uli yung egg roll, dapat to, bago i-cut, malamig na. Kaso, ginagawa na namin. Kaya medyo hindi siya nabuo. Pero it doesn't matter pag nilagay yan mamaya, okay na yan. So, ang ginagamit natin, ano nga to, kids? Atomy, okay? Yan ang ginagamit namin. So, okay, rapper. Lakasan niyo bosses niyo, girls. Okay. Di ba ganito yung nori or yung seaweeds ordinarily? Hindi niyo to gagawin. Ang pagkakaiba. Sa kimbap, yung Korean, ginagamit nila to isang buo. Pero kapag sa Japanese, half lang. Kasi mas smaller yung sa Japanese. So, ang gagawin niyo, ano niyo lang siya, hatiin sa gitna. So, kung lima yung nakaganito, you can roll 10 already. So, ganyan lang. So, pag gumagawa ng sushi, ang number one na kailangan is clean hands. Kanina, hindi na namin pinakita sa inyo, nilinis namin ng mabuti itong tabletop kasi dito sila magro-roll. Oh, girls, halika. Ito, titignan natin. Kasi ito, na kung sakto lang to. So, makikita. So, yung mat, ilagay nyo na dito. Kapag nga pala gumagawa ng sushi,
it's a must na merong medyo dump na towelette para you can wipe your hand. So, lagay patong nyo na dito yung ano, papakita ko lang sa girls. Tapos, ilagay ngayon yung minesure natin. Titingnan natin ha. Kaya kamay ang ginagamit kasi i-even nyo yung pag-distribute ng rice. Tapos, importante na napakalat nyo hanggang doon sa edge. Itong mga gilid-gilid. Mukha pong kulang dun sa measurement na ginagamit namin. Ang dalagdag ng bahagya siguro. So, it's important na medyo dump yung hand nyo rin. So, it means kailangan kang gasa nyo yung kamay mo ng nag-wash na si Negra ng hand niya pero he needs to make it dump, baby. Yung medyo basa-basa pa ng bahagya yung hand mo para hindi dumidikit kasi yung Japonica rice, para siyang ano eh, para siyang sticky rice talaga. Although ordinary, rice lang talaga sa Japan. Kakabili po niyan dito sa market. So, okay. Japonica rice is cheaper pa rin kesa sa sticky rice. Kung gagawa lang naman kayo ng sushi. Ayan, yun. Nakita nyo, nagtira ako ng Naya, ha? Nakita nyo, nagtitira si Mami Bing ng sa end. Kasi dun natin ididikit later. So, i-platen mo pa siya. Ganun yung mga kamay mo. Platen mo siya. So, mamaya po, mag-multitasking na kami. Kasi meron pang isang ano rito, gagawa na yung dalawa. Tapos, iro-roll na lang later. Ayan. Anak, i-make sure ah, yung mga edges. Meron. Ito, ganyan. Good. So, eto pa papakita kami sa inyo ng one. But before that, eto muna yung mga ingredients niya. Sa original na sushi, gumagamit ng wasabi pag naglagay dito. Hindi kami gagamit kasi gift namin to sa bata. So, mostly mga bata ang kakain. So, hindi kami gagamit. So, lalagyan muna ninyo ng mayonnaise. Ordinary mayo na lang ginamit namin. Hindi na kami gumamit ng Japanese mayo. Mahal. Ayan. Tapos, ang taba. Ang laki ng gawa niya. Oh. Nilagay ko na po. Ayan, ganyan. So, ilalagay. Okay, just do that. Ito yung ginawa ni ano, Naya. Medyo iliitan natin kasi mahirapan kayong i-roll later. Ayan. Ang nakita nyo, ham, mango, cucumber, apple. Meron din kaming lettuce sa ilalim. Gagamit kami. Actually, yung gumagamit ng mga lettuce and mas maraming veggies, Koreans. Simple lang ang sa Japanese. Egg roll lang talaga, crab stick and mango. Tapos kung California maki yung gagawin, gumagamit sila ng salmon egg. Oh, so ayan na. Tapos mango kasi nanoneutralize niya yung mga meat. Hindi masyadong marami, di ba? Tapos wala pa kaming ito. Ayan. Nililitan ko kasi mahirapan silang i-roll later. Okay? Eto madami na. How to do it? Hawakan to tapos ganun. Kailangan pipiin nyo. Yun. So nakita nyo na ano na yung half. Halfway through. Tapos gagawin nyo. Iikot pa uli hanggang makarating dun sa edge. Tapos yun. Firm. Yun na siya. Okay na po ito. Pero later na namin siya ika-cut. We'll show you pa paano pag-cut. Okay? Muna natin. Pag kinakat, ito na yung unang nagawa. Doon lang sa middle, make sure na basa yung
tignan nyo, binabasa namin yung knife. Yan. Kasi didikit siya. If not, gitna uli. Caution sa kutsilyo. Mahalaga na basa ang knife otherwise. Masisira. Masisira. Yung pinaghirapan natin. Oh. Yung end, kasi di ba hindi siya ganun kaganda yung end. So, kailangan yung bandang ilalim niya yung ilagay niyo. I-ano niyo. Iaayos na namin. Yan. So, medyo mataba yung iba. Pero, masasayahan si Atara kasi mga tita niya yung gumawa. Katulong sila tita niya. So, ipipix lang natin ng ganyan. Yan. Tapos, mamaya na hindi na po namin tatapos kasi nagmamadali na po kami. Ilagyan po namin namin sa top.